Hi friends! Mayroong isang talata sa banal na kasulatan na paborito at palasak nating basahin. Ito ay nasa aklat ng Isaya Kapitulo 1, ang talata ay 18. Hayaan niyong basahin ko ito ngayon. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. May mga bagay akong ipapapansin sa inyo sa talatang ito. Makikita ninyo dito ang paanyaya ng Panginoon sa mga tao na inilalarawan niyang may mga kasalanan. At yung kanilang kasalanan ay kagaya ng mga bagay na mga mapupula at matitingkad na pula, at ito'y kayang paputiin ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka tiningnan nyo ang Kapitulo 1, ay makikita natin ang listahan ng mga kasalanang iyon na handang patawarin, handang linisin, handang tanggapin ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa po, makikita ninyo dito sa talatang 4 ang isa sa mga kasalanang inilista ng ating Panginoong Diyos. Talatang 4, bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinababayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo at nagsiurong. Alam nyo, kapag ka pinakinggan nyo yung reklamo ng Panginoon at pagsasalarawan sa kanilang mga kasalanan, high crime po ito eh. Medyo mabigat ang kanilang ginawang kasalanan sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, sila daw ay lahi ng salarin. Alam nyo po, medyo masakit sa atin kapag sinabihan tayong kayo, ganyan yung lahi nyo. Pero ang nagsasabi po dito ay ang Panginoong Diyos. Sabi niya, kayo ay lahi ng salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng manggagawa ng kasamaan. Ano po yung mga ginawa nila ng mga kasamaan? Narito po sa talatang 5. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y mga gihimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanglulupaypay. Yun pong kanilang paghihimagsik ay hindi lamang one-time event. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanilang paghihimagsik ay you are rebelling more and more. Yun ang kanilang kasalanan sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan sa talatang 5, ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanglulupaypay. Not only a portion of their heads are deteriorating, not only a portion of their hearts are broken. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Diyos, ang buong ulo ay may problema. Ang buong puso, not only a part of it, not only partially, bungunit ang buong puso, ang sabi niya ay nanglulupaypay. Sa talatang 6 ay inilarawan, hindi lang yung ulo at saka yung puso. Ang sabi dito, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi ang sugat at mga pasa. Ito po ang konteksto ng 1:18 ng aklat ng Isaya. Ang sabi niya, bagaman ang inyong mga kasalanan ay mapupula, yung po palang kasalanan nila, buong ulo, buong puso, mula ulo hanggang talampakan ng kanilang mga paa ay nagamit nila sa pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Hindi pa ho dyan natatapos yung listahan. Pakinggan niyo po ang talatang 12. Ito po ang ating mababasa. Nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? They come to the temple of the Lord only to trample His temple. Kumbaga, sila ay sumisimba din. Ngunit sa panahon ng kanilang pagsamba, doon nila niyuyurakan ang mga banal na dako ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang 13, ito po ang isa pang kasalanan nila na mababasa natin sa Biblia. Ang sabi niya, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumaldumal sa akin.
At ang sabi niya, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pagpupulong. Binanggit po dito ng ating Panginoong Diyos na bagaman sila ay mayroong mga kapistahan at mga banal na pagpupulong, ngunit nakasama din daw doon sa mga banal nilang pagpupulong yung tinatawag nating kasamaan at ang kanilang mga karumaldumal. Marahil nakaka-relate kayo na kahit na sa panahon ng mga bagay na sana ay nasa Panginoon, ngunit ito ay nahahaluan ng mga bagay na karumaldumal at kasalanan sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang 15 ang sabi ng Panginoon, ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Hindi po sinabi na may kaunting dugo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang inyong mga kamay puno ng dugo. Eh, alam niyo po, kapag kayong kamay natin ay puno ng dugo, ang ibig sabihin noon ay marami silang ginawang mga kahalayan at kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa talatang 22 at 23, ito pa po ang ating mababasa. Ang inyong mga pilak ay naging dumi. Ang inyong alak ay nahahaluan ng tubig. Ang inyong mga pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol, naghahangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaeng bao. Ito po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang mga nakadetalyeng kasalanan ng mga tao dito sa Isaiah chapter 1. Sila ay mga manlulupig, mga kaaway ng Panginoon. Sila ay umiibig doon sa tinatawag nating bribery. Sila ay mga kasama ng mga tulisan. Sila ay mga mamamatay tao. Sila ang sabi ng banal na kasulatan ay puno ng dugo ang kanilang mga kamay. Sila ay nasimba, ngunit hinahaluan nila ng kahalayan at ng karumaldumal ang kanilang mga panahon ng pagsamba at mga banal na mga bagay. Sila ay mga lahi ng mga manlulupig at lahi ng mga makasalanan. Alam niyo po, kapag ka inyong babasahin ito, parang mabibigatan ang inyong mga puso. At marami sa atin ang makakarelate sa ganyan. Pero sa kabila ng lahat ng mga kasalanang inisa-isa, sa kabila ng mga malalaking krimen na binanggit ng ating Panginoong Diyos laban sa kanila, nasa gitna ng kapitulo 1, nasa gitna ng nakalista nilang mga kasalanan at mga paglabag at mga pagkukulang sa ating Panginoong Diyos, ang isang mabuting balita. Ito po ang sabi sa 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaibigan, kapatid, kung sa oras na ito naiisip mo na hopeless na ang kaso mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kung naisip mo na you are too bad and you are beyond the reach of His grace, kung naisip mo na paulit-ulit ka namang nagkakasala, nakakahiya nang lumapit sa ating Panginoong Diyos, kung naiisip mo ngayon na patatawarin pa kaya ako ng Diyos sa dami ng mga paglabag at pagkukulang na ginawa ko laban sa Kanya, opo, ito ang maliwanag na mabuting balita. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ito ang unang panawagan sa atin na mga taong lahi ng makasalanan. Tayo na mga nagbububuo ng mga dugo at tayo na lumabag sa kanyang banal na kalooban. Ang sabi niya, come, lumapit kayo sa akin. Ang unang reaction natin kapag tayo nagkakasala ay mahiya sa Diyos. Kagaya ni Adan at Eva, nagtago sa Diyos. Lumayo sa Diyos. Umiwas sa Diyos. Hindi nasisimba kasi nahihiya. Hindi na makalalapit sa ating Panginoong Diyos. Lalo tayong hindi mag-worship. Lalo tayong hindi magdadasal. Lalo tayong hindi magpe-pray at hindi magdi-devotional at hindi magbabasa ng kanyang mga salita. Ngunit, ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos sa iyo, kaibigan ko at kapatid ko, kama, sabi niya, pagsiparito kayo sa akin. Sino ang pinapaparito niya? Yun daw may mga kasalanan na mapupula. Yung mga may kasalanang may matitingkad na mga pula. Silang mga lumayo sa Panginoon. Silang mga lumabag sa Panginoon. Silang mga nagrebelde sa ating Panginoon. Silang mga nanghalay doon sa mga banal na bagay ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoon, anak,
come. Lumapit ka sa akin. Ano ang sabi niya kapag lumapit tayo sa kanya? Ang sabi niya, lilinisin niya ang ating mga kasalanan. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, God is still in the business of changing colors. Kaya niyang palitan ang kulay ng ating mga buhay. Kaya niyang palitan ang sitwasyon ng ating mga espiritual na mga kalagayan. Kaya kanyang linisin, kaya kanyang tanggapin, kaya kanyang baguhin. Siya ang solusyon sa mga kasalanan nating mapupula. Siya ang solusyon sa mga kasalanan nating mabibigat. Siya ang magpapatawad, siya ang maglilinis, at siya ang babago sa ating mga buhay. Ang panyaya niya sa atin ngayon ay, come, magsiparito kayo. Kayong mga may mga kasalanang mabibigat. Kayo na mga batbat ng mga pagsubok sa buhay at nag-i-struggle sa inyong sariling kamalditahan at kamaldituhan. Ang ating Panginoong Diyos ang solusyon sa ating mga kasalanan. Ngayon ay lumapit ka sa Kanya sapagkat kaya Kanyang bigyan ng bagong buhay, ng bagong pagkakataon, at kaya Kanyang linisin sa pinakamaruming kasalanan na iyong nagawa.